Sa aklat po ng Mateo chapter 5, reading from verse 14 to 16. Sabayan niyo po ako, samahan niyo ako habang dito yan. Babasa mga kapatid, verse 14. Kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Verse 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. So, pagliwanagin natin ang ating ilawan, mga kapatid. Tayo manalangin, Panginoon, hayaan mo na ang iyong ilaw ay magliwanag. So, dito sa ating binasa ay makikita po natin, sinasabi doon, mga kapatid, na ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi po pwedeng maitago, mga kapatid. At sinabi din doon na ang isang ilawan ay pininingasan at inilalagay sa isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw. At ito'y lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Ang Panginoon ay tumawag ng mga mananampalataya, mga kapatid, upang tayo ay magliwanag gaya ng isang ilaw sa sanlibutan ito, mga kapatid. At ikukonsidera po natin ang mga qualities of light, mga kapatid, yung katangian ng isang ilaw. Una, mga kapatid, light requires energy. No? Kailangan ng enerhiya ang isang ilaw para ito po ay magliwanag. Ang isang bumbilya, mga kapatid, kahit po ito ay may mga wire na naka-attach, kung ang wire na ito ay hindi naka-connecta doon sa source ng power at hindi madaluyan ang kuryente, mga kapatid, hindi po ito magliliwanag, mga kapatid. Kahit ano pong gawin natin, hindi po ito magliliwanag. So, kinakailang may connection po ito, mga kapatid, doon sa pinagmumula ng power, mga kapatid, upang ito ay magliwanag. So, tayo bilang mga mananampalataya, mga kapatid, ang source ng ating energy, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At yung yamang tinanggap natin ang kanyang banal na espiritu, mga kapatid, may source tayo ng power within us, mga kapatid, na nasa atin. Yamang espiritu ng Panginoon ay nasa atin, mga kapatid. In John chapter 12 verse 46, ito po ang sinasabi. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. So naparito ang ating Panginoon bilang ilaw sa sanlibutan. At ang sinumang sasampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi mananatili sa kadiliman. So nung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid, at tinanggap po natin ang kanyang banal na espiritu, may source na po ng power tayo para po tayo ay magliwanag. Praise God. At ito po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, mga kapatid, upang mapagtugumpayan din ang lahat ng mga bagay, mga kapatid, upang mapanatili natin sa ating sarili, mga kapatid, ang mabubuting gawa na siyang nais ng Diyos sa kanyang mga anak, mga kapatid. So yan, mga ating Panginoon, ang source ng ating power, mga kapatid. Alam po natin, pagka siya ang source ng ating power, siya po, mga kapatid, ay hindi nauubusan. No? Hindi po siya nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman.
So hindi nagbabago. So kung ang Panginoon ay nasa atin, mga kapatid, walang panahon na hindi po tayo magliliwanag. Kung mapapanatili lang po natin ang Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. No? Kung ang Espiritu ng Diyos ay nananatiling nananahan sa atin, mga kapatid, patuloy at patuloy din tayong magliliwanag bilang isang ilaw sa sanlibutan ito, mga kapatid. Ikalawa, light has only one purpose for existence, mga kapatid, to dispel darkness. Mayroong isang layunin kung ang ilaw, mga kapatid, kung bakit ito ay nag-i-exist. Upang iwaksi ang kadiliman. Upang iwaksi ang kadiliman. Kaya nga, mga kapatid, kailan lang natin ginagamit ang ilaw, mga kapatid? Ha? Pagka madilim. Kasi yun ang purpose talaga ng ilaw, kung bakit mayroong ilaw. Upang iwaksi ang kadiliman. Tingnan po natin, isipin po natin. Tayo nandito sa loob ng church. Napakaraming bumbilya na nakikita tayo na siyang nagbibigay ng liwanag, mga kapatid. So, subukan kaya natin na patayin lahat ng ilaw na yan, mga kapatid. Ha? Siguro, mga kapatid, maring matisod tayo diyan sa upuan, hindi natin makita yung ating dadanan, maring pag tayo maglalakad, magkakabungguan po tayo. Pero subukan po natin na kahit wala lahat ng ilaw na yan, magsindi lang tayo ng isang palito ng posporo, mga kapatid. Makikita po natin na yung kadiliman na bumabalot sa loob dito, mga kapatid, sa pamagitan lamang po ng isang palito ng posporo, mga kapatid, ay pupwedeng yung kadiliman ay maiwaksi. No, mga kapatid? At makikita ng mga nandito sa loob ang bawat isa, mga kapatid. So, ganun po ang ilaw, mga kapatid. Praise God. Upang kung saan, mga kapatid, ay iwaksi ang kadiliman. In John chapter 1, verse 4 to 5, ang sabi dito, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nangaunawa ng kadiliman. So, ang ating Panginoon po, mga kapatid, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Praise God. Ikatlo, mga kapatid, light is of no value if it is hidden. Ang isang ilawan o ang isang ilaw ay walang kabuluhan kung ito po ay nakatago. No? Magsindi kaya tayo ng isang kandila tapos takpan po natin ng timba, mga kapatid. Wala pong kabuluhan yung ilaw ng kandila kung ito po ay nakatago. So, ang ilaw, mga kapatid, ito po ay inilalagay doon sa tamang lalagyan upang yung gamit nito ay maging kagamit-gamit, mga kapatid, at mag-serve doon sa purpose kung bakit nagsisindi po tayo ng ilaw. No? Upang magbigay ng liwanag. Kaya nga, mga kapatid, pag tayo nagsisindi ng ilawan, saan po natin ilalagay? Sa mataas na bahagi para yung kanyang liwanag, mga kapatid, ay mag-scatter at lahat, mga kapatid, ng sulok ng bahay ay maabot po ng liwanag. No? Inilalagay po sa tamang lalagyan. Hindi po itinatago. So tayo, bilang mga mananampalataya at bilang ilaw, mga kapatid, sa sanlibutan ito, tayo po ay dapat nakalagay sa tamang lalagyan, mga kapatid. No? Upang tayo po ay magliwanag, mga kapatid. Praise God. At ang isang kandila pag sinindahan, ito po ay nilalagay natin doon sa dyan lalagyan ng kandila. Yung candlestick, mga kapatid, di ba? Mayroon itong portion na may butas para siya po ay doon nakatayo. So ito po ay nagre-represent ng local church, mga kapatid. No?
na kung saan ang bawat mananampalataya ay nasa iglesia ng ating Panginoon upang kung saan sa pamamagitan nito, mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay lalong magliwanag. No? Sapagkat dito po tayo hinuhubog. Dito po lalong pinagliningas yung ating ilawan. Sapagkat dito, mga kapatid, sa church, marami po tayong activity na ginagawa upang kung saan, mga kapatid, tayo bilang mga ilaw ay maging kagamit-gamit ng ating Panginoon. No? Hindi po tayo yung ilaw na dapat ay nakahiwalay at nakatago lang sa kanyang bahay o sa isang sulok, mga kapatid. Tayo po ay nandun sa tamang lalagyan upang tayo po, mga kapatid, ay magamit ng Panginoon bilang ilaw sa sanlibutan ito, mga kapatid. Ikalawa, let your light shine, o mga kapatid. So walang pakinabang, mga kapatid, ang isang bumbilya, mga kapatid, kung ito po ay hindi na gumagana. So ito po ay hindi na nagpo-fulfill doon sa function na dapat po sa kanya. So tayo, mga kapatid, ay inutusan ng ating Panginoon na dapat po ang ating ilaw ay magliwanag sa iba. Mga kapatid, no? Kinakailangang tayo ay hindi lamang dito sa loob ng church o hindi lamang doon sa ating pamilya, mga kapatid. So kinakailangan tayo bilang mga ilaw ng sanlibutan ito, dapat, mga kapatid, hindi po tayo naka-confine sa isang lugar. Kundi dapat tayo, mga kapatid, bilang ilaw ng sanlibutan ito, kailangan tayong lumabas, mga kapatid, no? Para yung ating liwanag ay maging tanglaw para po doon sa iba, mga kapatid, no? Tayo ay maging instrumento ng Diyos para sa iba, para maliwanagan o mailawan yung iba, mga kapatid, na nasa kadiliman. Praise God. O paano po natin ito magagawa ng ating ilawan ay magliwanag, mga kapatid? How to let our light shine, mga kapatid? So, bigyan po natin ng pagpapakahulugan ang bawat letra. L, mga kapatid, love people passionately. No? Kailangan makita sa atin yung pagmamahal sa ating kapwa. Mayroon po tayong habag, mga kapatid. Tingnan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. No? In Mark chapter 6, verse 34, ang sabi dito, at lumabas siya at nakita ang lubhang maraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor at sila'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming mga bagay, mga kapatid. So, ang bawat mananampalataya, mga kapatid, ay tinawag, mga kapatid, no, ng Panginoon upang maging instrumento niya. So, dapat po tayo, yaman tayo ay tinawag ng Panginoon una, ay magkaroon po tayo ng concern doon sa mga naliligaw. No? Hindi tayo tinawag ng Panginoon para sa ating sarili lamang. Kundi tinawag tayo ng Panginoon para gamitin sa iba kung paano ang Diyos ay gumamit din ng iba para sa atin. So, dapat, mga kapatid, nandun po yung pag-asa po natin sa ating Panginoon na ibigay niya o ilagay niya sa ating puso yung compassion po niya, no, sa mga kaluluwa upang kung saan, mga kapatid, sa pamamagitan nito magkaroon din po tayo ng habag, mga kapatid, sa mga tao, mga kapatid. No, kagaya na po nung ginawa po ng ating Panginoon. Nung nakita niya na mga tao ay parang mga tupang walang pastor, mga kapatid, tinuruan sila ng ating Panginoon, mga kapatid. Nagkaroon po siya ng habag sa mga tao. So, dapat yung ganong bagay ay may nasa atin din, mga kapatid. No? At yan ang bagay na dapat po natin ipinalangin sa ating Panginoon. Panginoon, no? Ilagay mo sa aking puso ang habag sa kaluluwa. Praise God. Ay, mga kapatid, intercede for them persistently. Dito, mga kapatid, ay dinescribe po ni Apostol Pablo na ang
isang tao na kung saan mga kapatid ay spiritually blind, ay hindi nakakakita ng liwanag mga kapatid. So alam po natin na ang Panginoon lamang ang makakapagbigay ng liwanag o makakapagbukas ng paningin ng isang taong bulag spiritual mga kapatid. So dapat po ay mamagitan tayo para sa kanila, para po sa atin pong Panginoon. No? Maging tagapagpamagitan po tayo. So ipanalangin po natin na ang mga tao na bulag, spiritual mga kapatid, ay mabuksan ang kanilang mga mata upang makita po nila ang katotohanan. In 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4, ay ito po ang sinasabi, at kung ang aming ebanghilyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong pa sa mga napapahamak na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kaniya'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghilyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So bakit mga kapatid hindi nila makita ang liwanag? Kasi binubulag ng Diyos ng sanlibutan ito mga kapatid ang mga tao, kaya po sila ay wala mga kapatid. So tayo po ay maging instrumento para sa kanila, mamagitan po tayo sa kanila at sa ating Panginoon. Sunod mga kapatid, go to them forcefully mga kapatid. So yung Great Commission na binigay sa atin ng ating Panginoon, ito po ay para po sa ating lahat. So mga kapatid, kinakailangan tayo po ay mayroong pagkukusa na lumapit sa kanila. Mga kapatid, no? Sapagkat ito po ang utos sa atin na kinakailangan turuan po natin, no? Na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Maging disciples po lahat mga kapatid. So kinakailangan ipahayag po natin ang ebanghelyo po ng atin pong Panginoon. Huwag na po nating hintayin na yung mga naliligaw ay siyang lalapit sa atin mga kapatid. So kinakailangan tayo po yung lumapit mga kapatid, no? Kasi kung hindi po tayo lalapit sa kanila, hindi po nila malalaman o maririnig ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi nila maririnig ang katotohanan. At kung walang maririnig mga kapatid, hindi po sila magkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. So anong mangyayari sa kanila mga kapatid? Mapapahamak po sila mga kapatid. So nakakatuwa talaga mga kapatid pag mayroong mga tao na ganun na lamang yung habag doon sa mga kaluluwa mga kapatid. At isang bagay na hinahangaan ko yun mga kapatid, doon sa mga tao na talagang humahayo, nagsasakripisyo mga kapatid, no? Umaabot doon sa kahit nasa mga baryo na o nasa bukid mga kapatid, kahit mahirap mga kapatid. Yun po yung joy na hindi kayang bayaran ng salapi. Pagka nakakakita po tayo ng mga tao na bukas ang puso at tumatanggap mga kapatid, talagang very rewarding po mga kapatid. Unspeakable joy yung ating nararamdaman sapagkat sa pamamagitan ng ating ginagawa, nalalaman po natin ang mga taong ito ay nagkakaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Alam po natin na walang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao kung pagtitimbang-timbangin lamang niya, kundi yung espiritual na mga bagay. Sabi nga, for what shall it profit a man kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So ganun kahalaga mga kapatid ang kaluluwa ng isang tao. Kaya nga sinasabi sa Biblia mga kapatid na sa isang makasalanan na magbalik sa loob, sa balik loob sa ating Panginoon, libu-libong anghel, no, ang nagagalak mga kapatid. So tayo man, pag nakakita po tayo ng mga tao na lumalapit at nagbabalik loob sa ating Panginoon, eh galak na galak din po tayo mga kapatid, no? Isang bagay na hindi kayang bayaran ng salapi mga kapatid.
no? Isang bagay na hindi kayang bayaran ng salapi. No? Ang sabi nga, ang magaling at ang matatalino ay yung nakakapagdadalang kaluluwa sa ating Panginoon. Mga kapatid. Praise God. Little age, mga kapatid. No? Help them practically. Kailangan mayroong bukas na kamay po tayo upang tumulong sa kanila. Ito sa pamamagitan nito, mga kapatid, lalong makikita yung pagliwanag po natin kung mayroon po tayong pagmamahal, mga kapatid, sa ating kapwa. Pagmamahal, hindi lamang sa salita, mga kapatid, kundi sa pamamagitan po ng gawa at pagpapakita po nito, mga kapatid. No? Pagmahal mo ang isang tao, mga kapatid, gagawin mo ang lahat para sa kanya. Ganon din tayo, mga kapatid. No, nanawa, ilagay ng Diyos yung pagmamahal nun na yun sa atin para sa kaluluwa, mga kapatid. No? Pagka yung pagmamahal ng Diyos ay nai-impart sa atin, mga kapatid, magkakaroon din po tayo ng pagmamahal sa mga kaluluwa. No? Magkakaroon tayo ng time upang umabot. Hindi po natin hahayaan na maging ikong yung bibig po natin para hindi po ipahayag ang kabutihan po ng ating Panginoon. Praise God. So, kailangan makita po sa atin. Lastly, mga kapatid, letter T, tell them plainly. Darating sa buhay natin, mga kapatid, na bibigyan tayo ng Diyos ng oportunidad upang ang ginawa ng Diyos sa atin ay ating maibahagi. Alam niyo, mga kapatid, walang ibang pinaka magandang pupwede nating ibahagi sa isang tao kundi yung personal nating eksperyensa sa atin pong Panginoon. Yung first-hand experience po natin, ito po yung isang napakagandang bagay na po pwede po nating ibahagi din sa ating kapwa. Kung paano nakilala natin ang ating Panginoon, kung paano ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay, mga kapatid, sa pamamagitan nito, mga kapatid. No? Sa pamamagitan nito. Pwedeng ito ang magamit din ng Diyos, mga kapatid, upang ang isang tao ay madala sa ating pong Panginoon, mga kapatid. No? Huwag po nating itikom yung ating mga bibig, mga kapatid. No? Sa bawat pagkakataon, kung po pwede na ang kabutihan ng Diyos ay ating maibahagi, atin pong ibahagi. No? May mga tao tayo nakakausap, mga kapatid. Maghanap tayo ng tiempo, no? Na ang salita ng Panginoon o ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating buhay ay ito po ay ating maibahagi, mga kapatid. No? Atin po maibahagi. Tatandaan po natin, sabi ng Panginoon na kinakailangang magliwanag ang ating mga ilaw. Yamang tayo ang ilaw ng sanlibutan ito, mga kapatid. Praise God. So, kailangan maging obedient po tayo sa command po ng ating Panginoon. No? Maghanap po tayo ng oportunidad, mga kapatid, upang ang ilaw natin ay magliwanag, mga kapatid. Huwag po nating itago at huwag po nating sarilinin, mga kapatid, yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. No? Kung paano, kung saan, at kailan natin ito gagawin, mga kapatid, ang Diyos na ang bahala doon, mga kapatid. No? Hindi na kailangang hindi na kailangang problemahin natin yung mga nasa mamalayong lugar. Kung saan tayo naroroon at kung sino yung mga taong inilalagay ng Diyos sa ating harapan, sila na yun, mga kapatid. So, magliwanag lang po tayo sa sanlibutan ito, mga kapatid. At alam ko po, mga kapatid, na hindi babalik na walang kabuluhan ang salita ng Diyos kung ito po ay ating ibabahagi. So, bilang ilaw ng sanlibutan ito, magliwanag po tayo para po sa ating Panginoon. Praise God. Palapakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid.